Hello everyone, Ramadan Karim to all brothers and sisters around the world. Ngayon magpre-prepare tayo or magluluto tayo ng ating iftar. Ito ang ating mesa, inanda na natin para sa iftar. Ayan. Ito, ganito ako mag-setting ng iftar para sa aking mga amo. Ito ang ating juice, tatlong klaseng juice at saka ang tubig. Ito naman sa kusina, ito ang ating jerris. Ang jerris kailangan palaging haluin at saka parang ating yan, para madurog ang kanyang mga meat. At saka hindi masunog yung sa kanyang babae. Itong nilagang manok para sa ating kanin mamaya. Ating corn soup. Ang ating warag inab. Ating salad. Crunchy potato salad, ang ating mini pizza, yan, ngayon lalagyan natin siya ng sauce. Ito naman ang ating pataer. Lagyan natin ng za'atar at saka ang tinatawag nila na ano ba itong red na ito? Yan, masahin natin. Yan, hiwain natin into 8 pieces. Ay, yung red pala ay sumak. Lagyan natin siya ng cheese or kahit anong toppings ilagay nyo sa loob. Or fillings, I mean, ayan. I-roll natin siya, ganyan lang pag-roll. Lagay natin sa ating baking tray. Yan, same process. Gawa tayo na ulit ng 8 pieces pa na again. Yan, ito naman ay gagawin nating bread. Ito ating pizza. Hindi pa natin nilagyan ng cheese. Yan, patuloy ang ating pagluluto. Yan, kinuha na natin dyan ang ating chicken. Nilagay natin ang ating rice na binabad ng 30 minutes. Ayan, ito na ang ating rice. Ilagay natin dito. Nag-half cook pa lang ito ang ating rice. Lagyan natin ng fried onion. Lagyan natin ng dill or spinach in Arabic. Lagyan natin ng 1 can chickpeas. Pwedeng gumamit ng fresh yung nilaga. Lagyan natin ng saffron with rose water. Tapos, i-mix natin siya. Ayan. Lahat ng luto ko dito, may mga full video po ako. Pwedeng panoorin. Then, i-set aside natin. Kunin natin ang ating nilagang chicken kanina. Lagyan natin siya ng sauce.
Yan. Itong sauce natin, ang lalong magsasarap ang ating niluto or ang ating chicken. Then, kunin natin ang ating pot. Ilagay natin ang chicken sa bottom or sa ilalim. Ayan, i-arrange lang natin. Dagdagan natin ang sauce, more tastier. Then, ilagay natin on top ang ating rice na nilagyan natin ng dill, fried onion, at saka nga chickpeas. Ayan. Ilagay natin siya. Pagkatapos natin ilagay yan, ang ating kanin, i-bake natin yan o lalagay natin sa oven ang ating pot. At least mga 15 minutes lang kasi luto naman yan, ang half cook na ang ating kanin. Ayan, ito naman ang ating pataya. Lagyan natin siya ng sesame seeds. Ito lagyan natin ng yolk or egg yolk para sa mamulang para mag brown siya mamaya. Ayan, lagyan din natin ng sesame. Ang ating bread. Itong bread, may cheese yan sa loob. Ayan, ayan, nakabake ng ating pizza at saka yung ating rice. Ito yung ibang niluto natin. Ayan, ito na ang ating pizza. Nilagyan na natin yan siya ng cheese. Then, arrange ating serving plate. Ating bread, ang ating juris, nilagay na sa ating gold na serving pot, half pot. Ito yung ating warag enab with cabbage roll, ang ating warag enab. Yan, tanggalin muna natin ang patatas bago na natin ilagay sa ating half pot. Ayan na siya. Then, ilagay lang natin. Yan. Ilagay natin sa ating hot pot. Dahan-dahan. Ayan na siya. Yung white yan, ano yan? Cabbage roll. Ating warag inab with cabbage roll po yan siya. Then, ilagay natin yung ating patatas na tinanggal kanina. Then, ready to serve na po ang ating warag inab with cabbage roll. And habang nilalagay natin ang ating patatas, sa mga hindi pa po nakasubscribe, click the subscribe button and the bell to notify sa mga newly uploaded videos. Ito ang ating rice. Yan, ilalagay natin sa ating serving tray. Yan, kailangan iganyan yan siya. Ito naman ang ating panghimagas, ang mahlabiya. Tinatawag nila sa Arabic na mahlabiya, sa English milk pudding. Lagyan natin ang ating cornstarch.
Haluin hanggang mag-dissolve ang cornstarch at saka sugar bago ilagay sa apoy. Ngayon, nandito na sa apoy, haluin lang ng haluin para hindi siya masunog. Hanggang mag-ano ang ating consistency. Ngayon, lagyan natin siya ng blossom water. Ayan, at least 2 tablespoons. Ang ginamit ko yung takip lang niya yan. Pampabango at saka pampalasa po yan siya. Ayan, then mix natin. Then ilagay na natin siya sa ating prepared cup, mini cup. Ayan ang lalagyan niya. After nalagay natin, lagyan natin siya ng topping na ground pistachio at saka ang ating dried rose. Yung bulaklak ng rose na dry. Yan ang ilagay natin. Yan, ito. Sok lang yan dyan. Ngayon, tapos na nating nilutuin ang ating mga iftar. Happy eating, mga ka-Muslim brothers and sisters around the world. Have a blessed Ramadan Kareem to all. Bon appetit! Maraming salamat!